overcome and they can save the world of them by my remission. And I will not blot out this name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. Basaloy po tayo. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita. Mag-aaralan muli namin. Ganito yung minsan mahirap intindihin. We pray na linawin niyo po, Lord, ang isip, Panginoon. Explain niyo po, Lord, sa amin ito. Expound namin ang inyong salita. But especially application sa aming time, anong gagawin namin? So for the fact na ang darating po, Lord, ang end times na, Lord, kayo darating, mag-uusga sa mga unbelievers, sa mga believer, Lord, kayo may masubok, but later kayo maliligtas. So, I pray na kayo pong magbigay sa amin po, Lord, ng insight, Lord, sa mga bagay nito. At especially yung application nga po, Lord. Especially mga kabataan, maganda, hindi kami mabuhay, Panginoon, na may kapabayaan. Maging mapagbatsyag kami, Panginoon. Kayo pong lalati, in Jesus' name, I pray. Amen. Matang ingay. Pag nag-pray, walang maingay. Amen. Diba? Importante, walang maingay pag nag-pray, ah. Okay, nasa na tayo? So, ilan yung mga churches lahat? Seven. O, ano yun? Ano yung natapos natin? Ano yung una? Ephesus. Second. Pergamus. Pangatlo. Letter T. Tayo-tayo na, di ba? And then, yung isa pa? Saka pa yun. Dito yun, sa chapter 3. Ha? Tatlo lang pala dito, no? Number 6. Jared pala yung maingay. Oo, no. Anong problema ni Jared? Smyrna. Sabi ko na ba yun? Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira. Okay, Smyrna yung pangalawa. Yan yung positive. Okay, so meron lang tayong tatlo. Okay, Sardis, Philadelphia, Laodicea. So ito yung sinabi sa Sardis. No, may mapalabas na naman ako. Kasi mapalabas? Huwag kayong magulo. Medyo ano na mahirap na nga itong topic natin eh. Alam nyo ba yun? Kahit mga pastor rin hindi, may tindihan ito eh. Tapos, hindi tayo tututok. Okay, and unto the angel of the church in Sardis write, this thing saith he that had the seven spirits of God. Sino yun? Sino may seven spirits of God? Jesus. Very good, no? So, siya mismo yung nagsasabi. So, sino yung angel? Ayan yung mga, natitignan mo, yung pastor yan eh. Siya yung pinaka-leader sa church. Kaya siya rin yung magsasabi kung ano yung kalooban ng Diyos sa church. Ano sabi niya? I know thy works, that thou hast a name, that thou livest and art dead. Sa Tagalog, meron kang pangalan. Ano yung sabihin nun? Lahat naman tayo may pangalan. Diba? Ano yung sabihin nun? At sabi dyan, that thou livest and art dead. Na ikaw ay buhay, pero ikaw ay patay. Ano yung sabihin nun? Mamaya, tingnan natin yun. Kasi sa 2, sabi, be watchful. Ano yung watchful? Mapagmatsyag. Sabi ko nga sa kanya kanina, paglabas natin doon, di ko kayang bantayan kayo, di pa tayo magkakilala masyado. Pero nagtitiwala lang ako sa inyo, sabi ko, mabait naman itong mga to. Mga doon pa kayong magkalat na nahulog yung isa doon, hindi kami ang mananagot dyan, magulang nyo. So, kailangan maging watchful kami. Pero hindi naman kayo mga bata na. Hanasan pa si, ano, si King. Diba? Baka kung saan-saan na sumuot. Nawala na. So, sa ano, dapat mapagmatsyag tayo, especially sa
mga inatatapik natin lagi dito sa doktrina, di ba? Kasi kung sumisingit siya, pumapasok yung mga wrong doctrine na yan. Kaya nga ang hirap minsan. Tutuluan mo yung ibang tao, kala nila ligtas na sila. Pag tinanong mo, oo daw, bakit, paano nangyari yun, hindi pa pala. Diba, sabi nung kausap ko kanina, ano siya eh, alliance. Familiar ako dun eh. Maganda rin yung kaso, hindi na ngayon. In a way, ha, maganda sila dati, conservative. Ngayon, hindi na. Sabi niya, ligtas na. Siyempre, ligtas na po ako. Paano nangyari yun? Siyempre, gagawa ako ng mabuti. Ano nga naligtas? Kailan? Diba? So, sablay. So, ngayon, magkakaroon tayo ng clue kung ano yung problema ng church in Sardis sa mga sinasabi ng Panginoon sa kanila. At matututo rin tayo doon, okay? So, sabi diyan, be watchful and strengthen the things which remain. Ibig sabihin, yung mga nananatili daw, palakasin nyo. Okay? Ano yung nananatili? Hindi natin alam, pero tingnan pa natin. So, sabi dyan, that are ready to die. So, meron daw silang meron, kung ano man yun, I believe, ito yung mga works nila as a church. Diba? For example, sa church kasi, pag nagsimula, kung na tayo, may soul winning tayo program every month, and then every week, dalawa yun. Tapos dati nga, mayroon pa kaming every sa office. So, every week. So, ilan na yun? Pag nanghina tayo, huwag na tayo mag-soul winning. Ano na lang, once a month na lang. Tapos, nagbabasa pa rin naman tayo ng Bible. King James pa rin naman tayo. Kaso, hinahayaan natin, nag-fellowship tayo sa, okay, ay, meron ka dyan, NIV, okay lang yan. So, humihina na. So, pag gano'n na, malapit na sa compromise, malapit na kaming malaglag, malapit nang mamatay, parang ganun siya sabi dito. At yung sinasabi niyang meron silang pangalan na nabubuhay, pero patay na, ibig sabihin lang nun, ibig sabihin meron silang ginawa dati, na maganda, meron maraming churches na maganyan. Ngayon, yung church in service, wala na yan eh. Pag tinignan mo doon sa Turkey, wala na yan. Kasi nga, hindi sila nagpatuloy dahil... Ewan ko, sa tagal ng panahon, dahil siguro ang tindi rin ang persecution doon, ay nasakop ng mga Muslim yun eh. Hanggang ngayon. So, kasi sabi ko lang, pag hindi nagtapat yung church, pwede kayong maging hindi na church. At marami na ang ganun ngayon. Kahit mga Baptist, obviously, hindi natin pag-uusapan yung mga kulto dyan. So, umpisa pa lang, wala na yan, kulto na yan eh. Pero yung mga tunay na churches, pag hindi yan nagsikap, yung leader especially, pero yung mga, yun yan, mga member, pastor, huwag na tayo ganyan. Kumbaga, gusto nyo lagi, pasarap, paporma, payaman. So, yung ating mga gawa, tinitingnan pala ng Panginoong Jesus, alam niya yung mga maayos na gawa natin, tsaka yung hindi. Kaya sinasabi dito, alam ko, kilala kayo dati, pero ngayon, hindi na kayo kilala. Okay, ibig sabihin, talaga nanghina yung church. Kaya sabi dyan, may mga natitira pa. So ngayon yung mga natitira, kunwari, kahit paano, nag-soul winning pa rin tayo once in every year, kunwari, ganun. Tindi, no? At least nag-soul winning. Sabi nung, at least palakasin muna yun. Diba? Ganun din tayo actually kahit sa atin, ha? Sa mga mananampalataya, iba sa atin, baka din na nagbabasa ng Bible, pero umaten pa. Kahit paano, umaten. Diba? Iba, umaten once a month. Kahit pa paano, umaten once a month. So, at least palakasin mo na yun. Ibig sabihin, huwag mo nang bitawan yun. Kasi pag binitawan mo pa yun, anong next dyan? Ito yung Pasko na lang. Wala lang tayong Pasko. Diba? Ito yung birthday mo na lang. So, ganun yan. So, naiintindihan nyo ba? May ganun po yan kahit individual spiritual life natin. Yung ibang, sabi nga sa inyo, yung mga ibang nakasama ko sa church, sa mother church, noon na napasigasig nun. Yung forma, ganito rin, matindi. Talaga, maaga sa church, gusto all winning, eh, nabigo sa pag-ibig. Biruin mong nawala sa church? Tama ba yun, mga young people? Dadamay mo ba yung church? Iba yung buhay mong love life eh, kung talagang... Diba? Kaya nga dapat unahin mong Panginoon na siya magbibigay niyan eh. Diba? Sabi ko kasi, nakwento ko si Mrs. eh. Kaya si Mrs. nakakuha ng matindi yan eh.
Sabi niya kasi, matindi siyang manalangin dati. Sabi rin ng mga member yun, bata pa yan. Choir na yan. Kahit yung mga kapatid niya, hindi na masyado naging active siya, tuloy lang. Ito niyo yun, ganun yun. Individual life nyo, pwede rin sa church, pwedeng applicable to. Amen? Kunwari, itong mga to, mga teenager na to, nag-backslide na lahat. Natira na lang si Irene. Sabi ni Irene, ha, backslide na rin ako. Tama ba yun? Wala, ako na lang mag-isin, nakakalungkot eh. Tuloy ka lang. Kasi, bakit ka ba nasa church, di ba? Para malaman mo yung Bible, yung kalooban ng Diyos, salita ng Diyos, kalooban ng Diyos, yung paraan ng Diyos, mga kaparaanan niya, di ba? Yung mga pangako niya, yung mga reward niya, yung encouragement niya, yung wisdom niya. Eh, yung bagkada ko, nagwala na eh. Ano, sasama ka pa doon? Hindi na, di ba? Sabi nga sa inyo, ako, marami akong iniwan ng barkada. Yung barkada namin, perfect yun, sa palagi ko lang. Ganyan naman pag high school eh, di ba? Pagagalingan kayo ng, oh, kami, ito yung mga samahan, ng mga, ano, kumpleto kami. Meron sa aming mayaman, meron sa aming babaero, meron sa aming honor, meron sa aming CAT, military. Kumpleto kami nun. Lahat kami, nagka-taekwondo. Kaya pag dumadaan kami nun, mga babae, sinisipula kami. Hindi, joke lang. Pero, gano'n naman yun. Pero nung yun yan, nasave niya ako, iniwanan ko lahat yun. Kasi ayaw nila eh. Gusto nila doon, ayaw nila. Eh, sayaw namin yung, ano mo, religion. Eh, di sige. Diba? Ano mas importante? Okay. Ang Panginoon, ang importante. Kaya, sinasabi dito, ang sabi dyan, oh, ready to die, and for I have not found thy works perfect before God. So yung ating ginagawa, yung soul winning natin, yung pag-attend natin, pag-aaral sa lahat, hindi naman perfect yan eh. Pero lalo na, pag alam mo nang mali ka na, hindi mo pa inaayos. So nakita nyo ba yun, tinitingnan ng Diyos yan lahat. Yung motibo mo ngayon, bakit ka andito? Alam ng Diyos yan. Pag naglilingkod ka na, si Peter ngayon, nag-opiano na ngayon. Sabi ko, hindi yan ngayon, poma-poma yan. Mahirap yan pag gano'n. Sabi ko, mag-practice ka. Ang nakikita mo na, misa to, sumasablay. Nakaka-ano, ang saya na ng ano natin. Tong-tong-tong-tong. Pero pag maayos ka, nasa background ka lang, di ba? Pero, yung paglilingkod mo, pag maayos, alam ng Diyos yan. Kaya ngayon, sabi dito, remember therefore, kung ikaw na, di ba parang Ephesians, naalala niyo Ephesians? At actually, lahat yun. Pero lang yung Smyrna eh. Sabi dyan, alamin mo yung tinanggap mo at napakinggan mo. Sabi, hold fast and repent. Okay, kayo dito, pag may sinabihan kayo ni Pastor, o, tigilan nyo yung ML na yan. Yung mga kanina umatin eh, mukhang na-open eh. Pero mukhang mababait naman. Pero mukhang talagang ano, addict eh. Kailangan sabihin yun. Nag-uubos ka ng oras dyan, ng pera dyan. Kung kontrolado mo, okay yun. Wala akong ano dyan, wala akong problema dyan. Pero pag nagpupuyat ka na dahil dyan, may problema na. Okay? Kaya sabi mo, repent, magbago ka. Baguhin mo yan. So sinasabi yun sa church, sa atin din, ganun. Kaya every time na umaattend ka dito, lagi tayo may ibang topic, di ba? Maring ngayon, wala ka tinatamaan kasi magaling ka dito sa mga ibang bagay. Pero pag attend ka ng attend, matatamaan din kung ano yung kainahan mo. So, anong gagawin mo? Tatampo ka na, ay pastor? Eh, pinipis lang yung Bible? Huwag ganun. You repent, if therefore thou shalt not watch, okay, pag hindi ka mapagmadyag, I will come unto thee as a thief, and thou shalt not know what hour I will come upon thee. So ito, magandang bagay ito kasi ngayon may mga naniniwala mga churches, yung pre-trib na nga yan. Sabi nila, sabi sa Bible, it will overcome you as a thief. Alam niyo yung magnanakaw, di ba? Hindi mo alam kung kailan darating. Kaya daw dapat, tama naman yung magbatsyag, kaso sa kanila, mauuna daw si Jesus before yung mauuna daw yung rapture kaysa yung Antichrist.
Which is mali kasi sinasabi dito, if eh. Tama ba? Nakita nyo yung if? Yung if, maliit na word lang yan, pero malaking bearing yun sa meaning ng mga passages. Sinasabi, if therefore thou shalt not watch. Ibig sabihin, pag ikaw yung kristyanong di mo, di ka nag-aaral, di ka nakikinig, uy, dumating na palang Panginoon, di mo pa alam. Or, hindi yung, pwede namang hindi ito rapture, darating sa iyong kamatayan. Paano na? Diba? Makakapag-ipong ka pa man ng reward. Pagpatay ka na. Wala na. Hindi, magsisipag ako pag nasa langit na ako. Wala na dun. Permanent na yun. Ang ipon ng reward dito sa lupa. Walang sinabi sa langit na gano'n. Ah, sa Bible na doon ka mag-iipon ng reward mo sa langit. Dito yon habang gano'n buhay. Amen? So, huwag tayong gumaya dito. Ngayon, ang ginagawa ng Panginoon, pinapalalahanan sila. Kaya tayo, ganun din. Pag umaten ka, napapalalahanan. Kapag hindi ka umaten, mapapalalahanan ka ba? Ah, manunod po ako sa live, sa YouTube. Okay na rin yung talaga na mismo. Pero minsan, di. Iba yung environment nandito ka, di ba? So, natatanong kita, ganyan. Nagkakakilala tayo. Pag andun ka lang sa online, wala yun. Pwede yun para ma-review mo lang yung mga aral at posibleng na mismo. Okay? So, kaya tayo dapat ay laging handa. So, ito yung gusto pang another thing sa Sardis. Tandito na ito, ha? And there was a few names even in Sardis which have not defiled their garments and they shall walk with me in white for they are worthy. So, yung kanina kabuuan ng church, medyo sila backslidden na sila. Medyo nangihina sila. Ganyan-ganyan. Pero nakita nyo dito, pinopoint out ng Panginoon na yung iba sa inyo, kilala ko. At sila ay matitino, sabi dyan, they have not defiled their garments. Ano yung sabihin nun? So, sino madumidamit ngayon? Napansin ko, itong mga teenager, parang nag-uusap, ata kayo, ano? Nung naka-t-shirt ng print, ng ano? Yeah. So, maganda yung, pero mas maganda yung ganito eh. Ito, maganda yung suit nyo kanina eh. Magkapatid. Okay, nakita niyo naman kami pang nakapangkasal kami, di ba? Si Daddy pala, nawala yung ano kanina. Nag-asawa na ba kayo? Mainit. Lagyan pa natin ng isang aircon. So, yung sabihin, kahit ganun yung condition ng church nila, merong mga nananatiling tapat. So, anong application sa atin nun? So, minsan sa church nga, nangyayari yun, lalo pag nanghina yung pastor, nangyayari dyan, ihina na rin yung preaching, yung mga policy, ihina, yung mga programa, soul winning, ihina yan. So, anong gagawin mo ngayon? Kung pag, wala, walang ibang church dito, San Mateo, walang ibang matino, diadem lang, kunwari. Aalis ka ba dahil nag-backslide na sila lahat? Kung mananatili ka pa rin, pero gagawin mo yung dapat mong gawin. Ganun dapat, di ba? Kasi sa halip na magpadala ka doon sa mahina, di sila yung dalin mo, di ba? No, mahina yung pastor niya soul winning. Ikaw yung ano, encourage mo yung mga kung sino makakasama mo dyan. Ganun yun. O kaya yun nga, itong mga teenager, kayo lagi example ko kasi kayo lang dito ng hapon eh. Kunwari, nag-backslide yung iba. Huwag mo nang hatakin yung iba. Ang gawin mo, ikaw yung humatak sa kanila sa tama, di ba? Ganun lang yung prinsipyo dyan eh. Ang hirap kasi pag may isa lang na magtampo-tampo sa iyo dyan, alam niyo ba sinabi ni pastor? Ako yun, pinapatamaan ako ni pastor. Hindi na nga nila alam, nalaman tuloy. Nagtatampo ka ngayon. Sinabihan ako ni pastor, ang kulit ko daw eh, lahat naman kayo eh. So, kung sakaling dumating sa inyo yun, okay, sa mga nakikinig din, kung meron man online, hindi mo kailangan umalis sa church. So, minsan lang, actually, baka akala mo lang hindi maayos yung church, ikaw pala yung hindi maayos. So, kaya, ano eh, walang dahilan para umalis ka ng church na tama. Wala, wala akong nakikita. So, ako, personally, sa amin din, may mga time din na parang feeling ko, gusto ko nang umalis. Buti na lang di umalis. Ang dami ko natutunan lalo. Isa pala yung sa mga bagay na talaga magpapatibay sa'yo. Pag na-realize mo na mali ka, tapos buti na lang. Kung lalo kang backslide ka, mas mahirap bumalik, di ba?
nasa na si ano, eh, yung sa church, ano, sa amin kasi may mga malakas mga asal dun eh. Wala eh, wala eh, si King, di nakikita. Oh, kumusta ka? Buhay ka pala. Eh, mga gano'n sa akin. Sabi ka, basta, mira ka ng bed. Ano nga eh, okay na nga, umatin na nga eh, aasarin mo pa eh. May mga gano'n kasi sa amin eh. Kaya yung iba lalong, ano, huwag mo nang gano'n eh. Pero ngayon, kung ikaw yung talagang gusto mong balik sa balik loob sa Diyos eh, papapigil ka ba sa mga gano'ng pang-asal? Dapat hindi. Ako din po, may mga time na gano'n. Inisip ko na lang, hindi naman ako naglilingkod sa tao eh. Hindi maasal sila sa akin. Pag-chismis na nila ako. Gusto ko magbalik sa loob sa Panginoon. Alam ko sa church, kung magagawa yun, hindi ako pwede magbalik. Nagbalik ako sa loob. Nagbalik loob ako sa church. Yes. Nagbalik loob ako sa Diyos, pero hindi ako mag-church. Pwede ba yun? Malabo yun. Ngayon, dami ko na pong nakausap na ganyan. Kaya minsan natutuwa rin sila, pero minsan mahina talaga. Kailangan mong encourage. Sige, yun po yun. Ngayon, he that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. So, ibig sabihin na, natake na natin ito, ibig sabihin, overcometh. Lagi po yan. Sa New Testament, sinabing overcometh, dinidescribe niya yung mga taong ligtas. Kasi hindi lang naman basta overcome yun ng problema. Yan po yung mga nasave. Okay, so ini-encourage siya tayo. Ano yung reward niya? Puting damit. Eh, may puting damit naman ako dito eh. Hindi basta-basta damit yan. Hindi ko na dadagdagan to. Yun ang sinabi niya. Pero I'm sure. Ano yan? Ang tawag dito? Simbolo yan ng kalinisan. Amen? Puting damit. Okay, napansin ko nga kayo, maayos yung damit nyo, di ba? Papormahan nga minsan yun. Maganda yan. Magpunta kayo sa church. The best na damit nyo. Pero lalo na pag mamimit natin ang Panginoon, di ba? Dadamitan tayo ng maganda. Pwede na yan spiritually. Kahit sino sa atin dito, nung time ako personally, siyempre nung kabataan ko rin, may mga kalokohan din tayo, di ba? So, napansin ko yun. Kaya isa mga... na ano ko doon, binigyan din naman ako ng chance ng basto, ng mga ng church, sabi ko eh bakit pa ako hindi magtitino eh, alam ko naman nakakahiya yung mali, di ba? So magtitino na lang ako, tapos hindi na ako mahihiya, di ba? Eh paano pag inaasal ka pa nila? Eh ganun talaga, consequence na yun ng mali mo, di ba? Ganun lang, walang dahilan para hindi kayo mag-church. Sabi siya, I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father which is in heaven. Isipin lang po nito, parang kaligtasan po yan, diba? Pero hindi sina, yun nga kasi, overcome it, yun siya sabi ko kanina. So, yun. Sa isa pa sa church, lahat ba nasa church, ligtas na? Dapat. Dapat lahat ligtas, pero hindi nangyayari yun eh. Iba sa inyo, kaya andito kasi barkada nyo, andito eh. Diba? Yung tatay ko, dito eh. Hindi siyempre, dito na rin ako. Diba? Kaya sabi, lagi sasabi sa mga bata, siguraduhin yung ligtas ko, amen? Amen. He that hath an ear, let him hear what the Spirit that said to the church. So, paulit-ulit lang yan. Yung sabihin nito, may sinabi siya importante, makinig kayo. Tapos yan, binasa na natin, in-explain na natin, basahin mo ulit. Baka may pang ibang makuha dyan. Baka mali si pastor. Hindi naman siguro. Pero kasi malalim kasi yung Bible. Okay? So pag narinig mo, alam mo tama, makinig ka na. Huwag ka nang di maikinig dahil hindi nakinig iba. So next, ito yung pangalawang positive, Philadelphia. So walang negative dito. And the angel of the church in Philadelphia, right? This thing said, he that is holy, he that is true, and he that hath the key of David. Sino yun? Sino yung holy? Sino yung true? At merong susi ni David. Sino yun? He that opened it and no man shut it, and shut it and no man opened it. Sino yun? Jesus din yun. So siya yun, tuloy-tuloy lang yun eh. So ito naman yung sinabi sa Philadelphia.
I know thy works, behold, I have set before thee an open door, and no man can shut it. For thou hast a little strength, hast kept my word, and hast not denied my name. Behold, I will make them the synagogue of Satan, which say they are Jews and are not, but do lie. Behold, I will make them to come and worship before thy feet, and to know that I have loved thee, because thou hast kept my word of my patience. I also will keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world to try them that dwell upon the earth. Okay, basa nga po 11 hanggang 12. Go. Behold, I come quickly, for that mask which thou hast, that no man take thy crown. He that overcometh, that I may prepare in the temple of my God, and he shall go no more out, and I will write upon him the name of my God, and the name of the city of my God, which is New Jerusalem, which cometh down out of heaven, O my God, and I will write upon him my new name. So, yun yun, he that an ear ulit. So, yun natin. So, nakita nyo, napansin nyo, walang negative sa kanya, di ba? So, sabi lang dyan, I know thy works. Ah, sorry, dito tayo sa umpisa. I have set before thee an open door. Ano yung sabihin nun? Pag sinabing set, ano yung set? Pinalaga. Ano yung open door? Bukas na pinto. Ano yung sabihin nun? Open door. Eh, baka manakawan. Okay, again, talinhaga ito ha. Ang Diyos ang naglagay. Nagtalaga pag sinabing set. Oh, bakit binigyan sila ng open door? Ano ba sinisimbolo ng open door? Anybody can enter or ikaw mismo ay makakadaan. Pag siyang nagbukas, sabi doon, walang makakapagsarado. Pag siyang nagsarado, walang magbubukas. Ibig sabihin ito, tama, opportunity po yan. At sino yung binibigyan ng opportunity? Alam yung opportunity? Mga opportunista ba tayo? Pagkakataon, alam nyo ba sa church, ang laki ng pagkakataon natin mag-reap ng reward sa langit. Alam nyo ba yun? Yung iba doon, wala. Sabi nga sa inyo, janitor sa langit. At least nasa langit. May janitor pa rin. Hindi na masama yung janitor. Kaso, kung may pagkakataon ka, na marami ang reward, tapos wala ka, gusto mo ba yun? Mangmang ka na lang, sabi mo, okay na sa akin to. Hindi po, kung may pagkakataon ka, diba? Kaya nga, ina-apply din natin sa lupa eh. Hindi ko sinasabi, lahat kayo dapat maging mayaman, dahil alam ko, from the Bible, hindi ganun. Pero kaya mga bata, pwede kayo mag-aral ba? Pwede? Opo. Salamat sa Panginoon, di ba? Na kahit pa paano sa Pilipinas, hindi yan, libre na mag-aral. Sabi nga ng mga nanay doon sa Facebook, hindi na itong mga public school teacher. Bakasyon, may bayad. Homeschool na rin ngayon, may bayad pa rin sila. Dapat nga kami nagreklamo, kami nagbabayad ng tax. Tapos nag-private school yung anak ko. Kami dapat magreklamo. Pero still, kahit pa nun, nautuwa na rin ako. Pero sina Jamie. Kasi nga, ang bansa, pag walang edukasyon, walang pag-asa. Amen? Eh kaso may mga bata, mga bulakbol. Alam niyo yung bulakbol? Alam niyo yung bulakbol, Inigo? Sino? Alam mo yung bulakbol? Yung, okay, mag-aaral tayo lahat, ayoko. Ha? Cutting classes. Narinig ko na dati kasi private kami, hindi uso sa amin yan eh. Pero nung nag-college ako, narinig yung mga kwentuhan nila, ginagawa daw pala talaga yun. Kahit sa public school, di ba, bakod na yan. Tumatawid pa rin daw yung mga, ano yung tindi nitong mga to. Ngayon sa mga Kristiyano, mayroon mga Kristiyanong bulakbol din eh. Diba, naligtas, pero member yan ng church, pero hindi nagbabasa ng Bible. Kailangan mo pang akayin para mag-church. Daming ganun, bulakbol. So sabi dito, ang maganda sa kanila, binuksan sila ng opportunity. Kayo ngayon, may opportunity tayo lahat na maglingkod sa Diyos,
Kayo mga bata, mag-aral, magsumikap, at magtagumpay sa buhay. Pero especially dito sa spiritual. Kasi hindi ka pwedeng sabihin mo, lugi ako kasi mahirap kami. Spiritual, pag spiritual, lamang nga yung mahirap eh. Lagi ko sinasabi sa inyo, di ba? Kaya dapat tayo magsikap. Yung mga mayaman, isang ano pa lang namin, meron ng ano yan, meron na switch yan sa utak nila. Pag Bible narinig nila, chishu! Biglang automatic, eh, busy ako ba? Meron na silang, nataniman sila ng ganun. Pero sa mga kahit sa mga magazine, sa mga pelikula, ginagawa nilang, sinisira nila yung gospel. Pansinin nyo yan, ako napansin ko yun eh. Ginagawang, so nakapanood ko rin minsan eh. Kilala nyo ba si, ano, yung sa Avenger? Ang dami nag-react dun eh. Black Panther. Hindi, yung si, ano, si Star-Lord. Dalawang beses na yun eh. Talagang blasphemous eh. So, kaya kung hindi nyo alam yung gagawin nyo, manghihina kayo kasi diyan matatangay kayo. Amen? Kaya, may opportunity tayo. Opportunity na maglingkod. Hindi yan forever. Sabi nga sa inyo, si Pastor Lai, ganun ka na kwento kasi marami siyang experience eh. Meron daw doon talagang masigasig, nag-backslide. Kasing gwapo siguro daw ni ano yun. Sino bang pogi dito? Geraldine, sino pogi sa mga to? Wala, wala. Si ano na lang, si... Si Stephen na lang daw. Pogi ba yan? Tignan mo nga. Itong ano daw, talagang ano, gandang lalaki. Nag-backslide, nag-bisyo. Tapos after how many years? Siguro mga after 7 years daw, sabi. May lumapit, may pumunta kay Pasto, sabi. Kumakatok, sino kaya to? Hindi niya makilala eh. Kala niya, mamamalimos eh. Yung pala, ikaw pala yan. Pasto, kilala niyo ba ako? Sino ka ba? Ako po si, kung sino man yun. Ikaw ba yan? Ang nangyari sa'yo? Pumangit na. Bumagsak yung katawan. Ka-addict. Alam niyo ba, especially pag, ano ka, especially pag Kristiyano ka, tapos saka ka nagloko, mas matindi ang ano sa'yo eh. Mas matindi ang huwag ka titingin doon sa iba na itong mga itong tagal mamatay. Pero pag Kristiyano ka, mas matindi ang ano sa'yo, parusa sa'yo. Amen? Kasi Kristiyano ka, iligtas ka eh. Kaya, huwag niyong sasayangin yan. Amen? Mga bata, yung lakas nyo, kami kanina, pagod na ako, ilang ano pa lang yun. Sabi ko, kung yung mga ito, mga teenager yung soluin yan siguro, siguro kahit whole day ito, sige, soluin nilang tayo. Ako, nangihina na kami nito eh. Kaya yan, may opportunity sa atin, huwag niyong sayangin. Dahil ang Diyos din ang masarado niyan, katulad nung kinuwento ko nga sa inyo. Paano siya maglilingkod sa Diyos? Gusto daw niya magpastor. Pastor, gusto ko pong magpastor. Hindi ka na makapagsalita na maayos. Dahil sa sakit mo. Yan, naging ano siya ngayon, lagi siyang 21. Buti hindi ko kilala siguro yun eh. Hindi ko kilala ko din. Ang pangit ng ganun, ikaw yung halimbawa sa church. Diba? Kilala niyo ba si ganun? Gandang lalaki niyo ngayon, ano na. Parang isang daga na lang, hindi pumipirma. Tama ba yun, no? Bulate. Bulate. Kaya sabi niyo, for thou was a little state. Ito yung maganda sa Philadelphia. Hindi sila yung tipong churches na mayaman, matatalino yung mga member. Hindi. Meron silang konting kakayanan. Ano ginawa nila doon? Yung konting kakayanan nila, ginamit nila sa Panginoon. Naglingkod sila ng tapat, sabi dyan, has kept my word. Ano yung sabihin ng kept my word? Sabihin, pinanatili, ibig sabihin, kung ano yung sinabi sa Bible, yun ang gagawin natin. Ang daming churches ngayon, hindi na ganun. Maniniwala kayo. Ang dami nang hindi ganun. Ibang-iba na yung pinipreach. Pag medyo nagtagal pa kayo dito, mag-aaral natin lahat yan. Actually, Sunday school, di ba, doon tayo? Wala kasi kayo pag umaga eh.
Pag umaga, yun ang pinag-uusapan natin, yung mga kulto. Bakit sila kulto? Bakit? Sa sila nagsimula? Yun ang inaaral natin eh. Ano ba, zone out ka na naman? Basta bigyan kita ng drums. Kasi yung pagpapanatili lang ng salita ng Diyos, mabigat na yun. Kasi talagang cha-challenge ka ng mga tao eh. Naniniwala ka ba dyan? Oo. Oh. Naniniwala ka dyan? Mga ganyanin ka ng mga yan. Aasarin ka sila, yung mayaman, ikaw, ganyan ka pa rin. Kasi may mga connection na pala sila sa mga audio. Kaya, pupunta tayo sa mga audio. Okay, alam niyo ba yung mga audio? Yung mga kalaban pala eh. Kahit sa panahon natin ngayon. Yun, sabi dito, behold, I will make them of the synagogue of Satan. Natapos na tayo dyan. The chapter 2, chapter 2, verse 9 din yun. Sa Smyrna. Pareho yan. Sinabi dyan yung mga Hudyo. Sinasabi niya, Hudyo sila, pero hindi sila Hudyo. Anong sabihin nun? Ibig sabihin, ang tunay na Hudyo sa Diyos, yung mga mananampalataya. Eh, bakit yung mga Hudyo? Sila yung Hudyo, kami Hudyo, people of God. Kilala niyo ba ako? We're the people of God. Oh, ganun yung mga yan. Niwala kayo. Meron na sa YouTube na ganun eh. Galit na galit sa mga Kristiyano. Lumayas kayo dito, kami ang people of God. Tindi. Sabi dyan, and they're not, hindi sila tunay na Hudyo, hindi sila tunay na people of God. Sabi dyan, nagsisinungaling lang sila. Ano sabi ng Panginoon? Behold, I will make them to come and worship before thy feet and to know that I have loved thee. Sa Tagalog, darating daw yung panahon na kahit inaapi sila ngayon, ha? Inaapi sila tayo. Yung mga Hudyo, mayayaman ngayon yan. Yung alam nyo lang. Sobra. Sila may-ari ng Hollywood, sila may-ari ng napakalaking business sa US. Mga Rothschild. Sa Bill Gates, half Jew yan. Okay. Pero ba't ang sabi ng Panginoon, darating yung panahon, ang gagawin niya, yung mga Hudyo ay sasamba din before thy feet. Ano yung sabihin nun? Ibig sabihin, sila yung mapapahiya, di ba? Kung kala nila, dito sila ngayon, pagdating kasi nila ng Panginoong Yesus, pagbalik niya, sino yung maghahari dito? Si Jesus, tsaka yung mga Kristiyanong matapat. Eh, yung mga Hudyo, saan? Sila yung, actually, mapatayin sila, actually. So, pero ibig sabihin lang na worship dito, ibig sabihin, sorry na, Jacinta, kala ko, mga Pilipino, walang kwenta eh. Kala ko, mga Kristiyano. Yung, bakit ganun? Dahil ganun? Kasi ganti yun ng Diyos. Amen? Nakikita nyo ba? Kaya dapat wala tayong ano eh, wala tayong inggit sa mga tao. Dahil lang Diyos ang mag-uusga later on. Because thou hast kept the word of my patience, I also keep thee from the hour of temptation and shall come upon which shall come upon all the world to try them that dwell upon the earth. So, hindi na matapos ito. Dito na lang tayo. Ano sabi niya? Dahil sila naman ay tapat, anong gagawin ng Diyos sa kanila in return? So, yung sabihin nito, nagpasensya sa iyo sa Diyos. Sabi ng Panginoon, sige, mag-church lang kayo, magbasa lang kayo, maglingkod lang kayo, inaasal kayo, sige lang, anong gagawin ng Panginoon? Siya naman ay, pag sinabing keep, papanatilihin. Darating kasi yung temptation sa mundo, yung sabihin ito, maraming lolo ko si Satanas. Ano mangyayari sa mga mananampalataya? Ililigtas. Kasi sobrang tindi ng panluloko minsan, maluloko ka rin eh. So, pero pag ikaw yung naglingkod, kaya yung mga hindi talaga naglilingkod sa Diyos, sila yung una naluloko eh. Napansin ko yun sa mga churches, sino yung mga una naiging liberal? Pag yung pastor niya medyo kumabit kung kaninong liberal, kasama na rin yung church na yan. Walang sablay yun. Yung mga pag-ganyan, tinatanong ko lagi, anong stand nyo sa ganyan? Tapos nakikita ko ano na yung turo nila, ano yung practice nila. It goes ano, consistently yun. Pag nagbago yan ng Bible, pag nagbago yan ng damit, yung mga babae, okay naman pantalon. Ang next niyan, iba na. Okay? So, yun na yun. So, yun ang reward sa mga nagtatapat. Okay? So, sa atin, ganoon ang panalangin natin. Amen? So, yung mga nagpapantalon sa inyong babae, hindi naman yan pilitan. Okay?
Pero sinuturo din kanya sa Bible na maganda sa babae, dapat pang babae, di ba? Hindi naman kayo tomboy, di ba? Hindi kasi kayo sanay pa, di ba? Kaya hindi nyo pa narinig. Pero sa Bible kasi, ganun yun. Maganda, ano, pang babae, babae. Lalaki, lalaki. Kaya wala namang ibang pang lalaki tsaka pang babae, kundi pantalon tsaka palda. Yun lang naman eh. Lahat naman tayo nag-t-shirt, polo shirt. Diba? So, try nyo din. Mas maganda yung sa babae yung nakapalda. Amen? Kung walang pambili, sabihin nyo kay Ma'am Ian, tsaka kay Ma'am Joan. Marami si Ma'am Ian na naipon na palda yan eh. Si Alex, ang dami nang binigay dun eh. Hindi naman sinusunod ba ni Alex? Nay? Parang hindi, no? Kasi nga mga sinusuot ni Alex yung binigay mong palda? Sinusuot? Ni Alex yung binigay mong palda? Hindi pa. Oh, yun nga. So, hindi naman kayo pipilitin, pero pag na-appreciate nyo kasi yung ganda nung ano, ng design ng Diyos, kayo na magkukusa. Amen? Yun ang maganda kasi. Sige, may question po ba? Wala po. Amen. Sino pong umuwi? Sige, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa mga aral na makikita namin dito, Panginoon, sa Revelation. Saan aral namin, hindi pa po kami doon sa formal na end times. Ito pa lang kami, Panginoon, sa mga at present, ang time na yon, natututo kami. Ang dapat namin gawin sa aming buhay, we pray na kami po'y nung gagabayan. As we go along with this book, Panginoon, we pray na kayo pong malulugod. Mga mahirap na bagay, Panginoon, paunawan niyo sa amin. Yung mga mahirap tanggapin din, Panginoon, alalayan niyo po kami, Lord, para kami po'y pagpalain niyo pag kami sumunod. So we pray na ang kapatuloy bawat isa, gabayin niyo po ang aming program, Lord, sa All Winning Marathon, Lord, sa Sabado. Maging maayos ito, Lord. Maraming maligtas. Kaya pong magligtas doon, ingatan nyo na pong bawat soul winner, mga kasama, Panginoon. Magin nyo ang kasiyahan, Panginoon. Fellowship na maaalala namin, Panginoon, sa future, Panginoon. Lati, in Jesus' name we pray. Amen.